Ang chapter ay nagsisimula sa isang magandang araw at may regular na customer si Kang Hyun sa kanyang restaurant. Ito ay ang sikat na pintor na si Jehoon na kumakain ng pizza margarita at pinupuri si Kang Hyun. Sabi ni Jehoon, napakaswerte niya dahil malapit ang kanyang villa kaya't madali siyang makakakain ng masarap na pagkain. Flattered si Kang Hyun at sinabing dapat magpasalamat si Jehoon na kapitbahay niya ito. Kamakailan, binigyan siya ni Jehoon ng painting bilang regalo para palamutian ang kanyang restaurant, at sinabi ni Kang Hyun na sobra-sobra na iyon para sa kanyang simpleng tindahan. Sabi pa ni Kang Hyun, dapat ang painting ay nasa isang eksibisyon, hindi sa kanyang restaurant, pero sabi ni Jehoon, wala iyon. At least, sabi niya, totoong painting iyon at hindi isa sa mga modern art na yan. Binabaliwala ni Kang Hyun ang paksa at tinanong ni Jehoon kung maaari siyang humingi ng isa pang plato ng vanggol. Handa na sana si Kang Hyun na ihanda ito nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Nakita ni Kang Hyun na si Jim ang tumatawag at sinagot niya ito, tinanong kung bakit siya tinawagan. Bigla na lang sumigaw si Jim, tinatanong kung kasali ba si Kang Hyun sa palabas na iyon. Nagulat si Kang Hyun, anong palabas? Maging si Jehoon ay naging curious na rin sa chismis. Pero parang nakahinga ng maluwag si Jim nang malaman niyang wala pang alam si Kang Hyun, at sinabi nitong huwag munang mag-online sandali bago biglang ibinaba ang tawag. Litong-lito si Kang Hyun sa buong pag-uusap at dahil sa labis na kuryosidad, sinimulan niyang alamin online kung anong palabas ang tinutukoy ni Jim. Sa kanyang pagkagulat, natagpuan niya ang viral na mga artikulo tungkol sa kanyang pagbabalik sa ika-100 na episode ng palabas na Today's Chef. Biglang natakot si Kang Hyun matapos mabasa ito. Ang mga komento sa ilalim ng artikulo ay puro negatibo, tinatawag siyang walang hiya na bumalik sa show nang nawawala na ang kanyang kasikatan. Nagtatanong ang mga tao kung bakit pa niya kailangang lumabas sa TV, dahil siya ay isang chef at nararapat lamang na nasa kusina. Ang ilan ay nagtatanong pa kung bakit dinala ng mga producer ang isang kontrobersyal na tao tulad niya sa palabas. Hindi makapagsalita si Kang Hyun dahil hindi niya kailanman narinig na pupunta siya sa isang show, lalo na ang pagbibigay ng anumang pahintulot. Nang makita siyang tahimik, tinanong ni Jehoon kung ayos lang ba siya, pero unti-unti nang bumabalot ang depresyon kay Kang Hyun. Nagsimula na siyang pawisan. Sabi ni Kang Hyun, iniisip niya kung mauulit ba ang nangyari noon. Natarante si Jehoon at tinanong si Kang Hyun kung ayos lang siya dahil mukhang hindi maganda ang kalagayan niya. Tumayo si Jehoon mula sa kanyang upuan at tinanong si Kang Hyun kung gusto ba niyang tumawag ng ambulansya. Nanginginig na si Kang Hyun sa kanyang anxiety at patuloy na tinatanong ni Jehoon kung naririnig ba siya nito. Biglang sinampal ni Kang Hyun ang sarili, nagpabalik ng kanyang kamalayan. Sinabi niya sa nagulat na si Jehoon na ayos lang siya. Pero sa loob-loob niya, iniisip ni Kang Hyun na may taong gumawa nito sa kanya. May gumagawa nito sa kanya ng sadya. Hindi niya alam kung sino sila, pero sigurado siyang galit sila sa kanya. Iniisip niya na magiging ayos lang siya dahil naging maayos naman ang kanyang paghilom nitong mga nakaraan. Iniisip niyang sapat na siyang matatag ngayon, kaya baliwalain na lang ang balita. Pagkatapos, binawian niya si Jehoon at sinabing gagawin na niya agad ang plato ng vanggol para dito. Pumunta siya sa kusina, at sinabi ni Jehoon na mukha pa rin siyang hindi maayos. Binaliwala ito ni Kang Hyun, at naiwan ang matandang pintor na naguguluhan. Pagkalipas, nagkampong si Kang Hyun sa ibang mundo, at naalala niya ang pangalawang tawag ni Jim kanina. Pinagalitan siya nito dahil tiningnan niya ang artikulo kahit na sinabi ni Jim na huwag mag-o-online. Sinabihan din siyang huwag mag-alala dahil maglalabas ang management team ng artikulo para linawin ang issue. Nag-hire na rin sila ng pribadong detective para hanapin kung sino ang nasa likod ng mga chismis. Pinakiusapan din siya ni Jim na huwag sumagot ng tawag mula sa hindi kilalang numero dahil maaaring nagpapalaganap pa sila ng chismis. Ngayon, iniisip ni Kang Hyun na kahit paano ay may mabuting kaibigan siyang kasama. Ngunit habang nakatingin siya sa kalangitan sa gabi, naisip niya na nakakapagod ang araw na ito. Biglang lumapit si White Rice sa kanya na may dalang nahuli nitong nilalang, at naisip ni Kang Hyun na normal na sukat lang ito ayon sa pamantayan ng puting lobo. Ngunit mukhang pamilyar ang nahuli nito. Well, iyon nga ay pamilyar. Ilang sandali pa, dumating ang elf na kontrabida. Tumatakbo sa gulat,
Hinahanap ang kanyang asol na ibon. Pagkatapos, humingi ng paumanhin si Kang Hyun sa kanya para kay White Rai sa pagkakataong ito at noong nakaraan kung saan pinalaglag siya nito mula sa puno. Sinabi ng elf na wala siyang magagawa dahil nakakakita ang isang banal na lobo ng espiritu. Nabigla siya na nakakakita ng mga espiritu ang nilalang, at may kasalanan din siya dahil hindi masyadong nag-ingat. Ngunit nagulat din ang elf na si Kang Hyun, kahit tao, ay nakakakita ng kanyang espiritu na si Sona. Tinanong ni Kang Hyun kung tinutukoy ba niya ang asul na ibon sa tabi niya at idinagdag na nakikita niyang nasa kaawa-awang kalagayan ito. Iniisip ng elf na mas nakakakita ng mga espiritu si Kang Hyun kaysa sa kanya. Sinimulang tingnan ni Kang Hyun ang kanyang bag, sinabing may ibibigay siya sa elf, at inilabas ang kanyang patalim na nahulog noong nakaraan. Well, naramdaman ng elf girl ang riz ni Kang Hyun at naisip niyang hindi ito masamang tao. Nahihiya siyang nagpasalamat sa kanya dahil sa pag-iingat sa kanyang patalim, at tinanong ni Kang Hyun kung gusto ba niyang kumain dahil marami siyang dalang karne. Sinabi ng elf na vegan siya, at bukod pa roon, naka-duty siya kaya hindi siya kakain. Nang insist si Kang Hyun, sinabing dahil andito na rin siya, dapat siyang kumain ng kahit ano, at naisip niyang para siyang matandang nag-aalaga. Pagkatapos, sinabi ni Kang Hyun na ayos lang kahit mabilis na merienda na walang karne ang ihanda niya, at may naisip siyang perpekto. Naghurno si Kang Hyun ng mga patatas na binalot sa foil, at ibinigay ang isa sa elf para kainin. Nagulat ang elf sa itsura nito at ayaw kumain, pero sinabing dapat tanggalin muna ang foil. Nang alisin niya ang foil, nakita niyang maganda ang pagkakahurno ng patatas at ito'y nagpatakam sa kanya. Sabi ni Kang Hyun, hindi kumpleto ang kampong trip nang walang baked potato, at naglagay siya ng butter dito. Sinabi niya sa Elf Ranger na maaari siyang mag-uwi nito kung gusto niya, pero abala ito sa pagtitig sa patatas. Sobrang tuwa si Kang Hyun. Iniisip ng elf na masarap ito, at nang tikman niya ang unang kagat, napamahal siya sa baked potato. Bahagyang matamis ito, at banayad ang lasa na bagay sa kanya. Dati-rati, iniisip ng elf na sobrang lakas ng lasa ng pagkain ng tao, at hindi niya alam na mayroon din palang ganito. Masigla niyang tinanong si Kang Hyun kung ito ay prutas na promal. Mukha itong kakaiba sa kanyang alam, pero pareho ang lasa. Masyado siyang sabik na malaman kung si Kang Hyun ba mismo ang nagpalago ng bagong uri. Pero sa kasamaang palad, nawala si Kang Hyun sa sarili niyang mundo noong oras na iyon, kaya hindi niya narinig ang sinabi ng elf. Humingi siya ng paumanhin at tinanong kung ano ang sinabi nito, at tinanong naman ng elf girl kung may mabigat ba sa isip niya. Sinabi ng elf na maaaring alam na ni Kang Hyun, ngunit bahagi ng kanyang trabaho ay bantayan siya. Matagal na siyang naglumasid para malaman na ang ekspresyon sa mukha ni Kang Hyun ngayon ay tanda ng pag-aalala. Pagod na sumagot si Kang Hyun na hindi niya ito matatawag na pag-aalala, pero siya'y sobrang pagod. Sinabi niyang maraming chismis ang kumakalat kamakailan, at palagi siyang maling na pagkakaintindihan at kinamumuhian dahil dito. Sinabi niyang mas gugustuhin pa niyang magtago sa loob ng kagubatan kung saan ligtas siya mula sa mga tingin at paghatol ng ibang tao. Tumingin ang mahinahon ang elf girl sa kanya at sinabi na kapag nagiging adulto ang mga elf, kailangan nilang dumaan sa isang seremonya ng pagdadalaga o pagbibinata. Nalito si Kang Hyun at ipinaliwanag ng elf na ang seremonya ay laging puno ng mga pagsubok na mahirap at mapaghamon para sa mga kabataang elf. Tinanong siya ng elf kung alam ba niya kung bakit kailangan nilang pagdaanan ang ganoong uri ng mga pagsubok. Ang sagot ay dahil ang mga elf ay may napakahabang buhay. Naalala ng elf girl ang sarili niyang seremonya at sinabi na sa kanilang mahahabang buhay, dumarating ang mga pagkakataon na hindi na kayang tiisin ang sakit. Ang seremonya ay nagbibigay lamang ng lakas para manatiling matatag sa harap ng hindi matitiis na sakit. Sinabi niya kay Kang Hyun na ang problema ay paulit-ulit lamang kung patuloy siyang tatakbo palayo, at tila na bahala si Kang Hyun sa kanyang mga salita. Inamin ng elf na hindi niya alam ang buong sitwasyon ni Kang Hyun. Ngunit umaasa siyang hindi ito susuko sa lahat ng pinaghirapan niya dahil lamang sa ibang tao. At umaasa siyang magagawa ni Kang Hyun na baguhin ang mundo para sa ikabubuti ng lahat. Pagkatapos, nagpasalamat ang elf girl kay Kang Hyun para sa merienda at sinabi niyang magkikita sila muli.
Bago siya mag-teleport papalayo gamit ang kapangyarihan ng kanyang ibon. Malalim na naapektuhan si Kang Hyun sa mga sinabi ng elf. At sinabi niya kay White Rice na kailangan nilang bumalik ng mas maaga kaysa sa kanilang plano dahil balak niyang gawin ang palabas. Samantala, sa makabagong mundo, ang producer-director ng palabas na, Today's Chef, ay nasa magulong sitwasyon. Hawak niya ang kanyang ulo habang tinitingnan ang screen at sinabing hindi pa sila nakatanggap ng pinal na kumpirmasyon mula sa taas. Ngunit ang artikulo tungkol kay Kang Hyun ay nagsasabing kasinungalingan ito. Ang paglahok ni Kang Hyun sa kanilang palabas ay naipublish na. Depressed siya dahil sa sobrang pagkabisi sa pag-aayos ng mga bagay-bagay, hindi niya makontak si Kang Hyun. Ang pangunahing biktima ng peking artikulo. Sinabi ng kanyang assistant na naghahabol ng kasikatan. Bakit hindi na lang nila isali si Kang Hyun sa palabas kung umabot na sila sa ganito kalayo? Iniisip niya na magiging interesante na makita ang dating at kasalukuyang head chef na magkompetensya. Naniniwala ang assistant na may magandang tsansa na maging viral ang kanilang palabas, at kung magawa nila ito, hindi na sila titingnan ng mababa ng director ng palabas. Naisip ng PD na isang himala kung mangyayari yun. Alam niyang maraming kritisismo ang natanggap ni Kang Hyun, kaya't walang paraan na sasali siya sa palabas. Biglang tumunog ang kanyang telepono, at nagulat siya nang makita niyang si Kang Hyun ang tumatawag. Parehong nagulat ang PD at ang kanyang assistant. Sinabi ng assistant sa PD na magmakaawa kay Kang Hyun na sumali sa kanilang palabas, anuman ang mangyari. Ngunit, pinulot niya ang telepono at nagsimulang magsalita sa apologetic na tono. Sinubukan niyang ipaliwanag na hindi siya makontak dahil sa sobrang daming nangyayari. Ngunit biglang, may narinig siya na lubos na nagpagulo sa kanya. Patuloy siyang sumasang-ayon kay Kang Hyun at sinabing gusto nilang gawin ang sinasabi niya. At ang assistant ay nagtatanong lang kung ano ang magandang balita dahil iniisip niya na ang pinakamahusay na senaryo ay hindi sila kasuhan ni Kang Hyun. Well, sinabi lang ng PD sa kanya na ang himala na pinag-uusapan nila ay nangyari na. Ilang linggo ang lumipas, si Kang Hyun ay nasa lungsod sa lokasyon na sinabi ng PD na hintayin siya. Iniisip niya kung talagang may dahilan kung bakit kailangang personal na sunduin siya ng abalang tao. Biglang huminto ang isang sasakyan sa harap niya. At masayang kumaway ang PD sa kanya. Nagpasalamat siya kay Kang Hyun sa pagpunta. Tinawag siyang kanyang tagapagligtas. Tinatawag siya ng ganito ng PD sa loob ng ilang linggo. At nagsawa na si Kang Hyun dito. Masayang sinabi ng PD na matagal na niyang pinag-iisipan kung paano siya mapapasalamatan sa pagbabalik ng pabor. Kaya naghanda siya ng regalo para kay Kang Hyun. Agad niyang inilagay si Kang Hyun sa sasakyan at sinabi sa kanyang assistant na dalhin siya sa salon. Habang umaandar ang sasakyan, napagtanto ni Kang Hyun na naisahan siya. At ang regalo ng PD ay ang gawin siyang mas gwapo. Para lamang mapataas ang kanilang female viewership. Samantala, sa set ng palabas na Today's Chef, ang selosong chef na si Kim na may inferiority complex ay kausap ang kanyang kakutsaba na si Han. Nerbiyosong tinanong ni Han si Kim kung sigurado ba siya na hindi sila sumusobra sa pagkakataong ito. Sinabi ni Kim na hindi niya iniisip iyon. At sinabi ni Han na hindi gusto ni Kang Hyun na lumabas sa mga TV shows. At ang pagpapakalat ng peking artikulo tungkol sa kanya ay ganap na hindi kailangan. Sinabi niyang sobrang confidential ang mga planong iyon. At maaari silang matanggal sa palabas kapag nalaman ito. Ngayon, pinagsisisihan na ni Han ang kanyang mga aksyon. At sinabi niya kay Kim na kung alam niya ang mga plano nito. Hindi niya kailanman ipapakilala sa kanya ang reporter na naglathala ng artikulo. Minaliit siya ni Kim at tinanong kung natatakot na siya. Ipinaalala niya kay Han na masyado na siyang malalim para maging mabait ngayon. Sinabi ni Kim na binayaran niya ng maayos ang reporter kaya hindi sila mahuhuli. Sinabi rin niyang sa huli, hindi nakayanan ni Kang Hyun ang kanyang damdamin. At napagpasyahan niyang lumabas sa palabas na siyang nais nila. Sinabi ni Kim na sa wakas, makikita na ng mga tao ang totoong ugali ni Kang Hyun. At biglang pumasok si Kang Hyun sa set. Nagulat ang lahat nang makita siya, at parehong nagulat sina Kim at Han nang marinig ang pangalan niya. Napalibutan si Kang Hyun ng mga tao, nagtatanong kung paano siya naging mas guwapo kumpara sa huling beses na nakita nila siya.
Tinanong siya kung nagwo-workout ba siya dahil mas maganda ang kanyang pangangatawan. Nahihiyang nagpasalamat si Kang Hyen at sinabing may mga ginagawa siya, habang kinakabahang ipinapakita ang bagong anyo na nakuha niya dahil sa pakikialam ng PD. Galit na galit si Kim nang makita ito at sinabing dapat unang nagpunta si Kang Hyen at bumati sa kanya. Dahil siya ang senior, pero imbes, nambobola siya sa lahat. Medyo nagulat si Han sa reaksyon ni Kim. Samantala, natapos na ang pakikipag-usap ni Kang Hyen sa lahat at sinabing mag-uusap na lang sila mamaya. Naglakad siya, at nilapitan siya ni Kim para kumprontahin. Pero hindi siya pinansin ni Kang Hyen gaya ng pag-iwas ng mga babae sa mga red flags ng mga lalaking gusto nila at nagpatuloy sa paglakad. Hindi ito kinaya ni Kim at sumigaw. Siya, tinanong kung binabaliwala lang siya ni Kang Hyen. Nagulat si Kang Hyen nang makita si Kim dahil hindi niya talaga ito napansin kanina. Nagsabi siya ng paumanhin at sinabing hindi niya napansin si Kim dahil inisip niya na isa itong staff mula sa stage. Dahil sa sinabi ni Kang Hyen, mas galit na ngayon si Kim. Nanginginig siya sa galit at sinabihan si Kang Hyen na hindi na niya tinatago ang kawalang galang. Nagtataka si Kang Hyen kung bakit bigla itong naging prangka sa kanya. Dahil sa pagkakaalam niya, maraming sinasabi si Kim na masama laban sa kanya sa likod niya. Sinabi ni Kim na kasing liit pa rin ang dati ang tingin niya kay Kang Hyen at tinanong kung talagang iniisip niyang magiging maayos ang lahat ngayon. Sinabi ni Kim na hindi naman talaga genius na chef si Kang Hyen at sinuwerte lang siya. Idinagdag pa niya na ang nagdala lang ng kasikatan kay Kang Hyen ay ang itsura nito, hindi ang kakayahan. At ngayon na nalantad na ang katotohanan, hindi na siya mabubuhay ng matino. Tahimik lang si Kang Hyen habang patuloy si Kim sa pagsasalita tungkol sa kanyang pinsala at pagkawala ng panlasa. Biglang dumating ang backup ni Kang Hyen. Isang magandang babae ang humawak sa kanyang balikat at sinabing matagal na silang hindi nagkita. Ang babae na nagngangalang sina ay nagsabi na madalas niyang makita si Kang Hyen noong si Jim pa ang kanyang manager. Sa wakas ay tumugon si Kang Hyen at umamin na matagal na nga. Sinimula ni sina na ikwento ang magagandang alaala noong madalas magluto si Kang Hyen para sa kanya, at dahil sa kanya, natutunan niyang magustuhan ang pagkain na masyadong mahal. Nagulat si Kim sa nasaksihan niya, habang ang ibang mga bisita ay namangha. Nagtaka si Kim kung bakit malapit si sina, isang kilalang aktres, kay Kang Hyen. Sinabi ni sina na napakahusay ni Kang Hyen, at ang tanging dahilan kung bakit sinuwerte siya ay dahil may talento siya. Nabuwisit si Kim nang marinig yun dahil alam niyang sinabi ni sina iyon para lamang kontrahin siya. Papagalitan na sana niya ito, pero pinigilan ni Han ang bibig niya bago siya makapagsabi ng kalokohan at masira ang kanyang imahe. Hinayla ni Han palayo si Kim, at ngayon ay nagtataka si Kang Hyen kung malapit si Han sa mayabang na iyon. Pagkatapos nilang umalis, tinanong ni sina si Kang Hyen kung balak ba niyang hayaang magpatuloy si Kim kung hindi siya sumaklolo. Sumagot si Kang Hyen na may sasabihin na sana siya, pero bigla na lang siyang nagkwento tungkol sa dati nilang pagiging malapit ni Kim. Noon ay rinirespeto niya si Kim, pero ang kilos nito ngayon ay nagpamulat sa kanya na mali ang kanyang paghuhusga noon. Napangiwi si Kang Hyen sa pag-iisip tungkol doon, at ngumiti si sina, iniisip na noon, puro pagluluto lang ang iniisip ni Kang Hyen, pero ngayon ay nagmature na ito. Nagpaalam si sina, sinabihan si Kang Hyen na gawin ang kanyang makakaya at manalo sa kompetisyon, at napagtanto ni Kang Hyen na masigla pa rin si sina tulad ng dati. Maya-maya, nagsimula na ang shooting, at isa si sina sa mga host para sa espesyal na episode. Ibinunyag ng mga host na ang tema ngayon ay pagluluto ng isang putahe na maaaring pagsaluhan ng buong pamilya. Ang mga kalahok na chef ay hinati sa dalawang grupo, asul at puti. Pinanood ni Kang Hyen ang unang round mula sa balkonahe, at lumapit na ang dalawang chef. Ang unang round ay para sa pinakabatang chef ng mga grupo, at isa na si Han sa kanila. Ang kalaban niya ay isang lalaking nagngangalang Hanyel, na bihasa sa western style na pagluluto. Nagsimula na ang round, at agad na inilabas ni Hanyel ang isang malaking piraso ng karne. Napagtanto ni Kang Hyen na ang ginagawa ni Hanyel ay calf tomahawk, na isang magandang at masustansyang putahe. Mababa ang taba nito, at ang karne ay magaan at malambot, ngunit medyo makapal ang kanyang pagkakagawa. Samantala, ang niluluto ni Han ay lobster tail at T-bone steak.
Naisip ni Kang Hael na hindi rin masamang ideya iyon. Pero hindi magiging madali ang pagsasakatuparan nito. Naisip ni Kang Hael na maraming mga balakid sa isang kompetisyon tulad nito. May iba't ibang tema at kapaligiran, kasama na ang limitadong oras. Ibig sabihin, maaaring hindi maipakita ng isang chef ang buong potensyal niya. Pero iyon din ang nagpapasaya sa isang kompetisyon. Nagsimula nang magustuhan ni Kang Hayen ang kompetisyon, at pagkatapos ay nagtama ang kanilang tinginihan ng isang segundo. Agad na umiwas si Han, kinakabahan at puno ng guilt, at nagtaka si Kang Hayen kung ano iyon. Ngunit hindi pa tapos, biglang, nahulog ni Han ang kanyang mga sangkap sa sahig na nagdulot ng negatibong reaksyon. Sinabi ng mga host na isang malaking pagkakamali iyon at tinanong kung paano niya haharapin ito. Lalong natarante si Han, pinagpapawisan at hingal na hingal, at naisip ni Kang Hayan na hindi siya mukhang maayos. Hanggang dito na lang ang video. Napagpasyahan ni Kang Hayan na harapin ang kanyang mga demonyo, salamat sa tulong ng diwata. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa susunod na bahagi, at kung paano niya haharapin ang kompetisyon na ito. Hanggang sa muli, tingnan ang iba pang mga video sa aming channel.